Hi guys, so welcome back dito sa aking channel, no? And for today's video guys, bago tayo mag-proceed dun sa actual installation ng ating auxiliary lights guys, no, ay i-share ko muna sa inyo guys yung mga natutunan ko about dito sa relay, para at least naman kung merong gustong mag-DIY dyan or gustong magka-idea kung paano mag-re-relay, so yun, at least may idea kayo guys, no, para alam nyo naman kung paano gumagala yung relay. So yun, bago natin simulan guys, ay paki-like muna yung video natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, please kindly subscribe and then click the notification bell for more updates, or para ma-update kayo guys kapag may bago tayong video. Okay? So, yun. Una guys, syempre alamin muna natin kung ano yung relay. So, ito nga guys, what is relay? So, a relay is essentially a switch that is operated electrically rather than mechanically. So, hindi na natin babasahin yan lahat guys, no, para hindi nahahaba yung video natin. So, sa madaling salita guys, ang relay ay isang electrically operated switch. Okay? So, why might I want to use a relay? So, bakit nga ba tayo nagre-relay? So, there are several reasons why you might want or need to use a relay. Okay? So, maraming dahilan guys, no, bakit tayo nagre-relay. Pero yung i-discuss natin guys ay yung common na mostly dahilan kung bakit tayo nagre-relay. So, ito guys, no, switching a high current circuit using a low current circuit. Halimbawa, sa motor natin, stuck, no? Tapos, magkakabit kayo ng, halimbawa, busina. So, syempre, mas mataas yung amperahe nun or yung wattage, or mini driving light na mas mataas ang wattage. Ngayon, kung hindi kayo magre-relay guys, although gagana naman siya, pero hindi maibibigay ng busina or mini driving light or auxiliary lights yung full potential niya guys. Okay? Gets? Kaya tayo nagre-relay para maibigay ng output or ng load yung full potential niya. Kaya tayo nagre-relay kasi isang ano guys, isang mapapansin nyo kapag hindi kayo nagre-relay, halimbawa sa busina, medyo ngungo yung ano, yung tunog, or sa mini driving lights na matataas ang wattage, kumukurap-kurap yan siya guys, no, kung mapapansin nyo, parang sumasabay sa andar ng makina. So yun yung dahilan, isang dahilan kung bakit tayo magre-relay. Okay, ngayon may iba't ibang klase or uri ng relay guys, no. Ito yung kinatawag na SPDT relay, or yung single pole double throw. Yung isa naman ay SPST relay, or yung single pole single throw. Ang SPDT relay guys ay ito siya, an electromagnetic switch consist of coil terminals. So ito yung 85 at 86. Ito yung trigger niya guys, no. Bali ito yung i-connect mo sa positive at yung isa sa negative. So ito yung 85 at 86. One common terminal, which is yung 30. So ito yung common natin. One normally closed terminal, which is yung 87A. Kung mapapansin nyo guys sa relay, usually sa mga 5-pin na relay, meron yang 87A. So meron din namang 5-pin na relay na walang 87A guys, no. Bali dalawang 87. Kapag may 87A guys, double check nyo yung diagram nya guys, no, kasi normally closed yan. And one normally open terminal, which is yung number 87. Okay, so i-discuss ko mamaya guys, no, kung ano yung ibig sabihin ng normally closed at saka normally open. Okay, when the coil of an SPDT relay is at rest, or yung hindi pa naka-energize guys, the common terminal, which is yung 30, diba, yung common, and the normally closed terminal, 87A, so yung common, or yung 30 at yung 87A, have continuity. So meron na siyang continuity guys. Bali kahit hindi pa nag-trigger or na-energize yung relay, may connection na yung dalawa, yung 30 tsaka yung 87A. Okay? When the coil is energized, the common terminal 30 and normally open terminal have continuity. So yun, kapag na-energize na yung relay, yung 30 tsaka yung 87A mawawala ng connection guys, lilipat dun sa 87. So, ang mangyayari kapag na-energize or na-trigger yung relay, yung connection ng 30 lilipat sa 87. Mawawala sa 87A. Okay? So, yun yung SPDT relay or single pole double throw. Ngayon, yung SPST or single pole single throw na relay is an electromagnetic switch consist of coil. So, same lang guys, no, may coil din sa terminals 85 at 86. Yun, same lang yun guys, no, positive, negative. One common terminal, so same din, 30. And one normally open terminal, which is 87. Okay, so it does not have a normally closed terminal like SPDT relay. So wala siyang 87A guys, no. So madalas yung 4-pin na relay.
but may be used in place of SPDT release. Okay, so yung mga SPDT daw guys, pwede mo siyang gawing SPST. Huwag mo lang gamitin yung 87A. Ayan o, oh, kung makikita mo, where terminal 87A is not used. So, pwede mong gawin yung SPDT, pwede mong gawing SPST, basta huwag mong gamitin yung 87A. Okay? Okay, so maraming klase or uri ng relay guys, no? Pero yung isi-share ko sa inyo guys or i-discuss natin ngayon ay syempre yung madalas or common na ginagamit natin sa ating mga motor. Okay, which is ito. Yan. So unfortunately guys, dalawa lang yung sample na meron tayo, no. Isang ganito guys, isang 5 pin. So ito mabibili nyo ito guys, marami ito sa mga motor shop. Yung isa nito meron yung ano, meron din yung transparent guys na 5 pin din, na may LED sa loob, merong light indicator. So same ano lang yun guys, no, same function guys kung paano gumagana. Okay, so yung kaibahan lang eh, syempre meron siyang LED sa loob, tapos ito wala. So isang ganito, tapos meron din tayong maliit. Ito yung kinatawag na electronic type relay guys, no. Wala akong mahanap nito sa mga motor shop. Nabili ko ito guys sa ano, I think Shopee or Lazada. Pero may mabibili kayo nito guys sa ano, sa mga electronic shop. So meron yan sila guys. Okay? So same function lang sila guys, ang kaibahan lang ay yung mga terminals or yung pin nila. Okay? So una i-discuss muna natin itong malaki. Actually guys, yung gamit ko sa busina ko guys, itong maliit. Ito. Kasi hindi siya takaw sa space, hindi tulad nung ito yung malaki. Ayan. Pero i-discuss natin ito guys. So bago kayo bumili ng relay guys or pagkabili nyo ng relay, titingnan nyo yung specs or specification ng relay. So andyan naman yan sa gilid sa or sa taas ng relay guys, tulad nito. Ayan. So 12 volts siya, no, 40 ampere. Syempre 12 volts yung motor natin, battery ng motor natin, 12 volts din yung bibilhin natin na relay. Kasi may mga relay kasi guys na mas mataas, merong relay na 24 volts. Yun yung mga pang heavy equipment na mga relay. So syempre hindi naman heavy equipment yung re-relayhan natin, motor lang naman. So 12 volts, tapos 40 ampere. Tapos meron din siyang diagram guys, no. Ayan. Tapos tong isa, itong maliit, meron din yung diagram yan guys. Ayan. Tapos yung specs nito guys, nasa taas, medyo ano lang, sobrang cute lang. Ayan guys. So 12 VDC, so 12 volts din siya, tapos 20 ampere. So pwede yan sa motor natin guys, no. So ngayon, titingnan natin or i-discuss natin itong isang relay. Ayan guys, makikita niya guys yung terminals niya. Ito yung 30. Ayan guys, may mga numbers yan guys, no. Yan 30 ito. Ito naman guys, ito yung 85. Yung sa kabila, ito yung 86. So ito yung trigger, dalawang trigger guys, no. Itong sa top, ito yung 87. Tapos itong sa gitna, ito naman yung 87A or ito yung normally closed. Itong 87 guys, ito yung normally open. Okay? So titingnan natin ngayon yung diagram. Yan. So makikita nyo sa diagram guys, 86 tsaka 85, ito yung trigger. Alright? Tapos 30, ito yung common. Tapos 87A, tapos merong 87. Kung mapapansin nyo din guys, yung 30 connected siya sa 87A. Nabura lang siya guys, no, pero connected yan sila. Okay? So ibig sabihin guys, yung relay na ito ay SPDT relay. Okay? So ngayon, halimbawa 86 at 85, kapag na-energize yung relay, maglalagay kayo dyan ng negative or sa isa positive. Pwede yan magkabaliktad guys, no. Basta as long as positive tsaka negative yung isusupply nyo dyan. Kapag nasupplyan nyo na guys yung 86 tsaka 85, so ma-energize yung relay. Yung connection ngayon dito sa 30 to 87A, lilipat ngayon yan dito sa 87. Okay? Tapos dito naman sa isa guys, itong maliit. So ito naman guys, ito yung common or yung 30. Tapos itong dalawa sa kabilaan, yan ito, ito yung 85 at saka 86 natin. So yan yung may coil guys, no. Yan yung trigger natin.
Tapos itong sa upper right, ito. Kung mapapansin nyo guys, connected. Ayan, connected dyan. So ito yung 87A or yung normally closed. Itong sa kabila naman, ito yung 87 or yung normally open. So same function lang sila nitong ano guys, no, itong isang relay. Okay. Okay, so ngayon idedemo ko sa inyo guys, at saka ipuprove ko na din sa inyo guys na yung common or yung 30 ng relay ay connected siya sa normally closed or yung 87A. Tapos ito yung gawin nating sample guys, itong maliit na relay. Kasi yung malaki sira yun guys eh. So dito tayo magsasample. So ngayon gagamitan natin ng tester. Ayan. So yung tester natin ilalagay natin sa ayan, continuity. Ayan. So tutunog siya at the same time may reading. So tulad nito guys na. Ayan, so ganyan siya kapag continuous yung ano, yung linya. So ibig sabihin walang putol. Okay, so ngayon itatry natin dito sa ating relay. So connect natin dito sa 30 or yung common. Ayan guys. Tapos yung isang ano, dulo ng wire, or I mean ng tester, i-connect natin dito sa normally closed or sa 87A. Ayan guys. So tumulog siya. Tapos may reading. So ibig sabihin guys, yung 30 at saka yung 87A or yung normally closed ay connected. Tapos kung i-try natin dito sa kabila, sa normally open, hindi yan siya tutunog guys, kasi nga hindi sila connected. So try natin. So wala guys, no. Ayan, wala. Walang tunog. Oops. So wala. Unlike dito sa isa guys, sa normally closed. Ayan. Okay. Tapos kung gagamit kayo ng ganitong relay guys sa busina, huwag nyo na gamitin yung 87A guys. Dito na kayo magkabit sa 87. Okay? So bali disregard nyo na tong nasa gitna. Kasi kung titingnan nyo sa ano, sa diagram nya, ayan, connected yung 30 tsaka 87A. So ang mangyayari dyan, kapag dito kayo nag-connect sa 87A, hindi nyo pa pinipindot yung horn switch or yung horn button, tumutulog na agad yung busina nyo. So yun, isang simple tip lang guys, no. Tsaka meron pang isa guys, yung sa mga transparent na relay. Kung mapapansin nyo, same lang sila dito guys, 5 pin. Ang kaibahan lang, transparent siya, tapos merong LED sa loob. So LED, meaning ng LED is light emitting diode. So ibig sabihin may diode siya sa loob. Anong ibig sabihin ng diode? Ang diode ay isang ano, hindi siya pwedeng pagbaliktarin. Although kapag nagkabit ka sa 86 at saka 85 noon, gagana pa rin naman yung relay. Kaso nga lang, yung light indicator abnormal yung ano niya, yung ilaw. Try nyo guys, baliktarin nyo, 'di ba? Abnormal yung ilaw. So, although gagana pa rin naman yung relay, pero syempre mas maganda talaga yung tama yung pagkakabit natin. Pero dito guys, walang problema kahit baliktarin nyo yung trigger. 85, 86 magkabaliktad. Walang problema guys. Meron pa palang isa guys, no, which is ito yung gamit mo ngayon sa ano, sa motor ko. 5 pin din siya guys, kaso wala siyang 87A. Ang meron lang is dalawang 87. So yung brand ng ano, hindi ko na lang babingitin yung brand guys. So basta yun yung gamit ko guys na sa motor ko. Wala siyang 87A. Basta tingnan nyo lang guys yung diagram niya. So ang nangyayari guys, ito same lang, meron ding 30 or common, merong 85 tsaka 86. Ang kaibahan lang talaga is itong sa 87. Bali wala siyang 87A, dalawang 87 ang meron. So yung 30, wala siyang ano guys, no, hindi siya connected dito. Okay, bali stand alone siya guys. Tapos yung diagram niya guys ay ganito. Ayan. So ganito yung diagram niya. So 86 tsaka 85, ito yung trigger, ito yung 30 which is yung common. Tapos yung dalawang 87, yun yung connected, magkasama sila guys, no.
Kaya kapag na-trigger yung relay na energize, kapag na-supplyan yung 85 at 86, hihilain niya ngayon ito, didikit ngayon dito sa dalawang 87. So dalawang 87 yung masusupplyan niya kapag na-energize or na-trigger yung relay. So ito yung gamit ko ngayon sa motor ko, guys, no. So yun. Okay, so para mas maintindihan nyo ng maayos, guys, and at the same time, additional or bonus tutorial na din ito, guys, para sa inyo, para mas maintindihan nyo din kung paano gumagana yung relay. So bonus tutorial kasi, halimbawa magpapalit tayo ng busina natin. So yun, halimbawa yung stock horn ninyo, papalitan nyo ng loud horn. So ito yung gawin nyo, guys. Pero halimbawa, yung stock horn nyo andun pa din, tapos magkakabit kayo ng loud horn, so ibang tutorial na yun, guys. I mean, ibang diagram na yun, guys, no. So kung gusto nyo ng ganung tutorial, guys, just comment down below, guys. Gagawa natin ng tutorial yan, kasi ganyan yung ginawa ko sa motor ko, guys, eh. So may stock horn siya at the same time meron ding loud horn, so mayroong selector, guys, no. So just comment down below kung gusto nyo ng tutorial nun, guys, no. Gagawa natin yan. So ngayon ito, guys, kung halimbawa yung stock horn nyo, papalitan nyo ng loud horn. Okay, so ganito yung gawin nyo, guys. May stock horn tayo. Yung dalawang wire na yon, by the time pag on nyo ng susian, yung dalawang wire ng ng horn na yon, may linya na agad yun, guys. Pero dadaan siya ng switch. Okay, so may linya na yon. Ang gagawin nyo dun sa stock horn nyo, putulin nyo, guys. So i-cut nyo yun, or kung pwede nyong mabunot, kung mabubunot nyo, guys, bunutin nyo yung yung dalawang wire. Yun yung ikakabit nyo dito sa 85 tsaka 86. So bali yung binunot nyo na wire dito, guys, so ito na yun, itong dalawa. Yan. Yung isa, guys, basta may linya na yung dalawa, guys, positive tsaka negative yan, eh. Yung positive nyan, yun yung sa accessory line, galing sa accessory line. Tapos yung isa, negative. Okay? So pag naputol or nahugot nyo na yun, guys, ito yung ikakabit nyo dito sa 85 tsaka 86. Okay? So ang mangyayari nyan, guys, yan, kabit nyo dyan sa 85 tsaka 86. Okay? Ngayon, syempre itong 30, ito yung galing sa positive ng battery na dumaan sa fuse. Alright? So itong 87A, guys, sabi nga natin kanina, hindi na natin gagamitin yan. So wala na yan. Tapos, yung sa loud horn natin, di ba dalawa din yung terminals niyan, guys? Yung isang terminal, ilagay nyo sa body ground or sa negative. Okay? So ngayon, yung 87 ng relay, dito mo ngayon ilalagay sa isang terminal ng loud horn. Okay? So, nag-gets nyo, guys? Sobrang dali lang, guys. So ngayon, i-explain ko kung paano siya gumagana, guys, no. So syempre yung 86 natin tsaka 85, positive at negative yan, guys, eh. Kung hindi nyo pa napipindot yung switch, guys, hindi pa yan matitrigger, kasi isang linya lang yung may supply dyan. So masusupplyan lang yung isang linya, 85 or 86, pwede yung baliktaran, guys, no, kapag pinindot nyo na yung horn switch. So kapag pinindot nyo yung horn switch, guys, ang mangyayari, syempre yung 30, dilipat yung connection niya dito sa 87 or ibabato niya sa 87. Ngayon, yung loud horn natin nakababad sa ground yung isang terminal, may negative na siya. Tapos yung 87, which is positive, gikan sa positive ng battery. Pag pinindot ko yung horn switch, matitrigger yung relay, tutunog ngayon yung loud horn. So, guys, ganun lang kasimple, guys, no? Ganun lang gumagana yung relay. Ganun lang din mag-relay ng loud horn kung papalitan nyo lang yung stock horn. Okay? So, guys, sana ay nasundan nyo yung video natin, guys, no? Sana nga nasundan. Feeling ko kasi, guys, magulo, eh. So, yan, guys. Pero don't worry, guys, kung may mga katanungan kayo na hindi klaro at gusto nyong klaruhin, guys, so just comment down below, guys, no? Sasagutin agad natin yan. So yun, sa next video natin, guys, ay magkakabit na tayo ng auxiliary lights natin, yung bagong auxiliary lights natin. Alright, so kung nagustuhan nyo yung video natin, guys, ay pakiklik na lang yung like dyan, guys. Tapos syempre subscribe na din and click the notification bell para kapag na-upload na natin yung next video natin ay manonotify agad kayo, guys.
Alright, so hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming maraming salamat sa panonood at na-appreciate ko guys kung umabot kayo hanggang dito kasi medyo mahaba na yung video natin. So yun guys, happy DIY. Yun, ride safe tayong lahat sa mga rides natin at sa mga pang-araw-araw nating rides. Ayan, so God bless. Bye-bye.